Kumusta aking mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Sa pagkakataong ito ay narito po ako sa aking tanim o sa aking taniman ng talong. Ito po ang aking tinaniman. Ito po sa kabila ay mayroon po tayong sitaw. Ngunit yung paraan po natin na pag-aalaga ng ating tanim na talong at saka sitaw, gumamit na po tayo ng organikong pamaraan, ang insect attractants. So, sa nakikita niyo, mayroon tayong mga plastic bottle. Nilagyan po natin ito ng suka at saka kamay. Yun pong maskubado. Yun pong ginawa nating insect attractants. So kung paano po ginawa natin, pwedeng matingnan nyo sa aking mga content na paano gumawa ng insect attractants. Suka lang po, yung pong organikong suka na walang halo na tungog, no? Pure na pure, walang tungog, at saka hinayaan lang na permit ng ilang araw at magiging suka. Pinakuluan lang natin ito na sa loob ng 10 minuto. So ito na po ang nilalagay natin sa buong area. Ito sa katunayan po, ito mayroong nasa loob na insekto. Yun pong diamond black, yung mga insekto na lumilipad at saka nagbabaon ng kanyang itlog sa bunga ng ating talong o sa dahon o sa sanga, yun pong sa suhi, yun pong sa ibabaw. Diyan po naglalagay siya ng kanyang itlog, dahilan po na magkaroon ng mga damage ang bunga. Okay, marami-rami po ito mga kaibigan. So, itong paraan natin paglagay ng insect attractants ay bawas ito gastos sa pagbili ng pesticidyo at saka 100% ligtas po sa lason ang ating mga tanim na at bunga ng ating talong. So, kung mayroon mang mga nasisira o damage, kasi po hindi naman sa lahat na sa pagkakataon na maiwasan natin yung dumadapo ng insekto, pero maliit lang po, andyan lang sa mga 10 to 15% yung damage, maliit lang. So ihamping po natin sa nagamit ng yung pesticidyo, yung nag-spray po, mayroon namang maibinta, pero malaki ang gastos. Hindi ligtas sa lason at saka mataas ang porsyento ng mga damage kasi po hindi completely na-eliminate yung mga insekto. Okay? So, yun lang po ang natamaan ng spray, yun lang po ang namamatay. Sa katunayan mga kaibigan, sa araw na ito ay nag-harvest po tayo. So, ito ang mga na-harvest natin mga kaibigan. Yun lang, kasi po every 2 days nag-harvest po tayo. Okay? Hindi pa ito natin na quality segregated, no? Yung pong under quality, segregate kasi po iba yung ang presyo. Yung pong good quality, diferensya ang presyo, no? Andyan lang po sa diferensya ng 5 to 10 pesos. Depende lang yun sa pagdating sa palengke. So ito mga kaibigan, every 2 days po tayo or 3 days. Yan, depende lang yun sa development ng ating tanim. So, yung pong paraan natin mga kaibigan, right after harvest, rinsing po tayo ng mataba. No? So, yung ginamit natin, kombinasyon, no, halo sa triple 14, urea at saka potassium. Kakaunti lang, dilig sa puno, direct sa puno. So, mga kaibigan, ito yung paraan natin, parang nakaranas tayo ng kakaunti kaginawaan sa pagbibigay ng kita. Kasi po, bawas sa gasto sa pag-spray at saka maganda yung resulta.
So mga kaibigan, yun lang pong pag-aalaga natin. Sa nakita niyo, mayroong mga damo daw sa gilid. Talagang ganyan, no? Mabilis yun pag dami ng mga damo kasi po nagbigay tayo ng abono. So, kakaunti lang panahon, ilaan natin kasi po tuwing umaga, tuwing dapit hapon, yun na po ang paglilinis natin sa mga damo. So mga kaibigan, inibitahan ko kayo na gagayahin nyo itong paraan natin. No, sa nakita nyo, andyan po ito sa mga isa at kalahating metro yung layo. Okay? So, andyan sa isa at kalahating metro yung layo. Kasi po, yun pong pagpataas sa lupa, inararon din natin ito. No? Para makatipid tayo sa Libor, inararon natin ito sa pagitan at saka yung sa ilalim, sinasarol na lang natin. So mga kaibigan, na hindi maiwasan na matutumba ito, lalo na may bunga at saka may ulan at hangin, hindi maiwasan na matutumba. So yung pag-aalaga natin, nilagyan na natin ng lupa sa gilid, okay? So, para po makasandal. Andiyan po makasandal ang ano natin, ang puno para hindi na matutumba. So yun lang po ang gagawin natin mga kaibigan, tuwing natutumba ang mga puno natin. Lalagyan natin sa kabilang bahagi ng lupa para po makabangon po at saka makasandal. So, mga kaibigan, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating mga video ngayon. Ito, ilang beses na tayo. Ilang beses na tayong nag-harvest. Parang hindi ko na matandaan kung ilang beses. Okay? So, maganda. Maganda pag epektibo ang paghanda natin sa lupa, no? Land preparation, complete land preparation. Yung pong pag-aararo natin. So, bago po tayo, kung nagplano tayo magtatanim ng talong, complete well-prepared land preparation. Maring inararo, sinuyod, at saka gawa tayo ng kama. Kasi po, yung weakness sa talong, yun pong masubrahan ng basa. No? Hindi po ito mapanganib kung tag-init. Maganda ang talong tuwing tag-init kasi po makapagdilig tayo, makapag-control tayo sa kaniyang basa sa lupa, no? So madali lang itong alagaan mga kaibigan. Yun na po. Yun pong paglalagay natin ng mga insect attractants. Maganda pag maaga tayo, maliit pa ang tanim natin, naglagay na tayo ng insect attractants para po maubos natin ang mga insekto na andyan sa paligid. Okay? So ito. Ito, andoon po ang mga mapanganib na insekto sa talong. Okay? Yun pong small plastic, yung pong basiyo ng maliit na soft drinks. Ito, mas mabisa ito kasi para marami po tayo magagawa, no? Madistribute natin sa buong area. At saka yun pong malapit na ma-insekto, doon po sila pumasok. Okay? So mga kaibigan, itong ginagawa po natin ay resulta po ito sa mataas na po nating eksperyensya at sa dagdag kaalaman na ating natutunan sa ating mga pag-aaral. Okay? Sa katunayan po mga kaibigan, ito pong damit na ito, galing po ito sa bigay sa amin ng aming pagsisimilar noon pa, matagal na. Okay, pakita ko sa inyo mga kaibigan, ito po ang marka. Okay, ito pong marka, yung pong palayaman na nating pag-aaral. Okay, so mga kaibigan, maganda. Maganda pag marami po tayong natutunan sa ating pag-aaral at i-apply po natin sa ating pagsasaka, maganda ang resulta. So para po sa ating pamahalaan, talagang pagtiyagaan nyo lang at sa itaguyod yung pagtuturo sa mga magsasaka, no? Kasi po pag yun pong mga magsasaka natin ay nagiging professional sa pagsasaka, yun pong nakapag-aral, mayroong mga kursong natapos at saka nais na nilang masiyahan sa kanilang kalagayan sa buhay, pasok po kayo sa pagsasaka para matutuwa po kayo, magiging kampante kayo sa buhay at saka malusog ang iyong pangatawan. No? Yun pong sikreto natin mga kaibigan.
na ito, matanda na tayo pero malulusog pa rin. So sana po mga kaibigan, nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at huwag nyong kalimutan mag-comments, mag-shares at mag-like. Abangan ko lang yung mga comments nyo, baka mayroon pa kayong gustong matutunan at mayroon kayong nakikita sa akin na medyo kulang-kulang o maliba sa aking pagtuturo. Ay, ninanais ko rin, inabangan ko rin na marinig at malaman kung ano po ang inyong mga opinion sa aking YouTube channel. Hanggang dyan lang po mga kaibigan, maraming salamat at masayang araw sa inyong lahat. Marapotag.